na napakapalad mo na iniibig kita. Aba, kung ibang babae ang aking sinuyok, malamang ay nagpapakasal agad yun sa akin. Hoy, Fidel. Huwag mo akong matulad-tulad sa iba, ha? Hiniling ko ba na umibig ka sa akin? Ayun guys, magandang gabi sa ating lahat. Ito po si Don Huat at papanoorin na po natin ang episode 58 ng Maria Clara at Ibarra. At sabayan niyo po ako in a count. 1, 2, 3, go! Nagpunta dito, Ginoo. Nilalagay mo lang ang buhay mo sa panganib. Lalo na ngayon na... Excommunicado kayo? Patid ko po yan, Senyor. Nandito ako dahil... Nais ko ipapatid sa inyo, Senyor, na mayroon kayong taong kakampi na handang kumilos laban sa kanila. Maria, mi amor, ya estoy aquí. No te voy a abandonar. No te voy a dejar. Excelencia, narito na ang Ginoo. Ah, Senyor Ibarra! At anong ginagawa ng isang excommunicado dito? Tiene el permiso de su excelencia. Angad ko lamang po ang tulong ninyo upang iwaksi ang sumpang ekskomunikasyon na nais wasakin ng aking pagkatao. Kakausapin ko ang arsobispo tungkol sa iyong ekskomunikasyon. May tiwala ako na makukumbinsi ko siya na ang iyong pagkatiwalag ay hindi makatuwiran. Salamat ulit sa pachismo. Pero wala dito ang iyong amigo. Nagkapat na pala si Ibarra. Bakit ka napunta, diba? Siya nga ba talaga ang dahilan? Babu, binibini ka eh. Bulag ka ba? O sadyang manhid ka lang na hindi mo naramdaman? Ano raw? Iniibig kita, Binibiga. Ya te vas enseguida. Ni vas a visitar a tu novia que está enferma? Gusto mo? Ipaglalaban ko. Ay, nakakaiyak. Maria, hindi ko ahaya na magkahiwalay tayo. Dahil naroon ang pangako ko. Na ikaw, Maria, ang babaeng pakakasalan ko. Hey guys. Patid kong ikinagulat mo ang aking pagsisiwalat ng aking niloloob. Gulat na gulat nga. Gusto ni Kulpa si Binibiniglay. Pero maniwala ka sa akin, hindi ko rin to inaasa. Hindi ko inaasa ang ibigin kita. Ngunit yun ang katotohanan, Binibiniglay. Kakaloka. Ang gusto ko lang naman ay matulungan ng mga bida sa nobelang to, pero... Ay, parang nagkakaroon ako ng sarili kong love story. Sige, Binibiniglay. Tila kinakausap mo ulit ang iyong sarili. Sir Fidel, hindi tayo pwede. Agoy. Okay? Imposibleng maging tayo. Basta itagad. Magkaiba ang mundo natin. Batid ko. Batid kong tila langit ako at ikaw ay lupa. Ngunit Binibiniglay, hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay ibig kitang pakasalan. Ha? Ang dali. Kasalagaan. Samantalang dati, kulang na lang magsakalan tayong dalawa. Totoo yan. At hindi rin naman kating ibig dati sapagkat ikaw ay nakakayumot na babae. Kinagulat ko na lamang na isang araw na napagtanto ko na binihag mo na ang aking puso, Binibini. Eh, bakit ka galit sa akin? At bakit ako hindi magalit sa'yo? Ngayon tila ayaw mo sa akin. Hindi mo ba napagtatanto, Binibini? Na napakapalad mo na iniibig kita. Aba, kung ibang babae ang aking sinuyok, malamang ay nagpapakasal agad yun sa akin. Hoy, Fidel. Huwag mo akong matulad-tulad sa iba, ha? Hiniling ko ba na umibig ka sa akin? Ang utang na loob ko pa sa'yo? Hello, hindi ako masisilaw sa yaman at stature mo sa buhay.
Dahil daig mo pa ang pamaypay sa pagiging mahangin. Diyos ko, men! Ang taas sa ego mo, oh, kasing height mo. Ngayon, kung gusto mo ng babaeng easy to get at gusto magpakasal agad sa'yo, eh, di go! Pilingero ka eh. Napakadali nga maghanap ng dalaga. Sapagkat ikaw, ikaw ay isang malaking kalamidad. You're one fiery, opinionated, and bull-headed woman. Ang mga katangian na magdulot lamang sa akin ng gulo o kahihiyan. Oo, oh, yung hukay. Ano sabi mo? Ang katangiang ito ay ang mga katangiang ring inibig ko sa'yo. Wow. Napakadaling maghanap ng babaeng magpapakasal ka agad sa akin. Ngunit hindi nila ang papantayan ng iyong talino at lakas ng loob. Nakaiiyak to. And that is why I want to marry you. Hindi ako susuko hanggang hindi ko napapatunayan na karapat dapat din akong mahalin mo. Yeah. Hanggang sa muli, binibigay kayo. Bago. Bago. Hindi nyo iibigin ang ibabalita ko sa inyo, Padre. Si Crisostomo Ibarra ay nasa pamamahay ni Kapitan Tiago. At siya ay panauhin ni Kapitan General. Hindi naman ako magtataka. Alam kong matalik na kaibigan ng mga Ibarra, Kapitan General. Kaya hindi nakakapagtaka magkasama ang dalawang tiyak. Kaya't hindi rin dapat tayo magulat kung tutulungan ni Kapitan General si Crisostomo Ibarra para hindi maging ekskomunikado. Los sinvergüenzas. Pumanhin, Padre. Si? Ngunit may gusto pong makipag-usap sa inyo. Buenas tardes, reverencias. Padre Damasa. Padre. Buenas tardes. Padre. Ipagpaumanhin niyo na, Doña Turina, pero mas makabubuti siguro kung kayo'y babalik na lamang pagkatapos naming mananghalian para makapag-usap tayo. Dispensa, mga reverensya. Ngunit naparito kami ni esposo para bigyan solusyon ang inyong suliranin patungkol kay Maria Clara. Batid namin, Padre,
na ayaw niyong maging mag-isang dibdib si Maria at si Ibarra? Siya'y isang diablo na magdadala lamang sa aking inaanak sa impyerno. Siyang tunay, Padre. Kaya nais namin ipakilala sa inyo ang batang peninsulares na mas karapat dapat para kay Maria Clara. Peninsular? Si Padre, peninsular. Wala siyang bahid ng pagka-indio sa kanyang dugo. Iikil ko como yo, también ha nacido en España. Kaya't magiging isang karangalan para kay Maria Clara na magpakasal sa aming kaanak. ¿Quién es ese peninsular del quien hablas? Alfonso, mío hijo, entrad. Padre Damaso, Padre Salvi, os presentar. Mi primero, Señor Alfonso Linares. Maraming salamat po, Tiyo, at hinayaan niyo ako makadalo kay Maria. Wala akong magagawa kung Kapitan General na hanap pa siya. Ngunit sa sandaling malaman to ng mga fraile, ako rin ang malilintikan. Paumanin po, Tiyo, at nadamay pa kayo dito. Ngunit sa oras na maiwaksi ko ang aking ekskomunikasyon, maging ang mga fraile ay hindi na makakaadlang pa sa amin ni Maria. Huwag kang pakakasigurong Chrysostomo. Lalo na't ang mga fraile tila Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Matagal na kitang pinapayuhan na makibagay sa kanila. Ngunit nakinig ka ba? Hindi pa po ba pakikibagay na sinunod ko ang inyong payo? Na huwag na silang singilin sa kanilang kalupitan at kalapastangan sa aking ama? Ano pa po bang pakikibagay ang ibig ninyong gawin ko sa mga tinutukoy niyong Diyos dito sa lupa? Tingnan, may talim na ang iyong pananalita, Ginoo. Kung tunay at ibig mong makatuluyan ang aking anak, huwag mong sirain lalo ang buhay mo, ang kinabukasan mo sa pagiging alibugka mo sa mga fraile. Makakalis ka na, Chrysostomo. Adios. Acabas de venir desde España, hijo? Si. Desde Madrid, padre. Ngunit hindi ito ang unang beses na nandito ako sa Las Filipinas. At, mahusay kang magsalita ng wikang Indio. Si, padre. Pagkat musmus pa lamang si Alfonso ay sa amin na siya nakatira sa Maynila at umuwi lamang sa Espanya para makapagtapos ng abogasiya. Terminado su curso en la universidad con los honores más altos. No me alabéis tanto, por favor. Me da vergüenza. Huwag mong ikahihiya ang papure, Alfonso. Bueno, gusto ko rin makilala ninyo ang aking inaanak. Alam mo, pareho kayong galit na galit. Ano, guys? At galing sa deklase pamilya. At kapag ka nakita mo si Maria, pare siyang isang anghel sa wangis at tingin. Ay, siyang tunay. Kaya't bagay na bagay kayo. Ngunit, kailangan mo ng patunayan ng binata ang kanyang sarili bago mo ipakilala kay Maria Clara. Marami pang panahon para patunayan ng binatang ito ang sarili niya, mahal na kura. Doña Victorina. Si, Padre. Maghanda kayo at sa mga darating na araw, sasamahan ko kayo upang makilala si Maria Clara. Ay, napakainam na desisyon, Padre. Muchas gracias. Nada. Iba makatingin si Padre Salvi, guys. Adiós, padre. Una decisión muy estupenda. Adiós. Adiós.
Kaawaan ang iyong kaluluwa. Subalit hindi ka na maaaring papasukin dito sa simbahan ng Santa Iglesia Katolika. Ikaw ay isang ex-komunikado. Batid man ng lahat na hindi pa ako imbitado sa iyong tahanan, ngunit ngayon, masigit pa ang aking pangangailangan na mapalapit muli sa inyo. Dahil unti-unti na akong nauubusan ng dahilan para manalig sa pangako niyong kaligtasan. Nais ko pa rin maniwala na hindi kayo gawa-gawa lamang ng mga fraile upang sakupin ang aming isipan at lapatria. Na kayo'y totoo para hindi kami gawing sunod-sunuran, takot, at tanggapin na kami ay mababa at walang kwenta, na hindi ginagamit ng inyong mga sugo ang inyong pangalan para paglaruan ang aming kapalar at buhay. Hindi ko isinusumbat kanino man ang naganap na injustisya sa aking ama sa paniniwalang may Diyos kang magbibigay ng nararapat na huwisyo. Ngunit kailan po kaya ito mangyayari? Maaabutan ko pa kaya ang hustisya? O maging ako ay makukulong rin at mamamatay ng maaga? At iiwan ko ang kaawa-awang si Maria sa dusa? Nalalaman kong kayo'y Diyos ng hustisya at pagkakapantay-pantay. Kaya't tiyak akong darating din ang araw na mananaig ang inyong kapasyahan. Siya nawa. Hindi sa nangingilam ako, Padre. Disculpe me, lo que digo. Ngunit hindi yata tamang ipagkasundo mo na si Maria sa lalaking hindi mo pakilala ng lumos. Totalawin mo ba? Ipapahawa ko si Maria? Batid kong hindi. Para mo na siyang anak. Si, sí, es correcto. Pero ella, may diin niyang anak. Nais ko mamiya. Kung gayon, hindi ba tama lang nakilalani muna natin si Senyor Linares bago mo siya ipilit kay Maria? Un fio en la pareja. Yes, su pariente. Isa pa eh, mas maaatin ko na mas may makatuluyan si Maria na kahit na sino basta't purong Espanyol kesa naman ang Crisostomo ay parang na. Agree. Vamos a comer! Yun. Sino yan? Si Fidel. Señor Fidel, buenas tardes. Anong maganda sa hapon, senyorita? Tila yata wala sa wisyo ang Ginoo. Hindi lamang ako makapaniwala na may babaeng tatanggi sa akin. Sino ba siya sa akala niya? Isa lamang siya sa sakit sa ulo. Tila yata hindi lamang kung sino ang inyong tinutukoy, Ginoo. Marahil ay isang dalaga na inyong naiibigan. Isa siyang bruhang at bamayari niya. Hindi lamang na aking isipan, kundi pati na rin ang aking puso. Ay, karamba! Isa siyang isa itong malaking sumpa. Hehehehe.
Ginoo, ang pag-ibig ay hindi sumpa kung ito ay susuklian din ng pagmamahal. Ngunit kung hindi, ito ay nakakadurog lamang ng puso. Lalo pat kung inyong naiibigan ay may ibang napupusuan. Hindi ba? Ay, sad. Ang aking amigo. May sinasabi ka, Ginoo? Wala. Wala, senyorita. Bueno, adios. Hasta la vista. Adios, senyor. Tila nagustuhan ako ng mga fraile. Cierto? Korekto, Alfonso. Kaya nararapat na husayan mo pa kapag nagkita na kayo ni Maria Clara. Lienes ganar su amor. Es verdad que esa mujer es muy guapa. Sí. Ella es muy hermosa. At hindi lang siya maganda, Alfonso. Napakaraming lupain ni Kapitan Tiago at hindi lang yun. Napakaraming niyang negosyo sa Maynila. Si Maria Clara, ang unika iha ni Tiago na tagapagmana. At sa palagay mo, sino makikinabang sa lahat ng iyon? La Doña Maria Clara, por supuesto. Susufut. Turo, esposo. Ay, 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 Pilipinas. Por supuesto. De ver, tú, por supuesto. Pahingan pa umanin, you know. Hayaan na ang babae. At huwag naman padala sa bugso ng iyong emosyon. Para sa mga luha mo. Ngunit bawal sa sipon at uhog, ah. Hindi mo ba nagustuhan ang aking munting regalo para sa iyo? Para sa akin? Iniibig kita, binibigay. Di ko napansin. Nabihag na pala ng ganda ko si Lolo Fidel. Hindi pwede, Clay. Okay, focus. Wala nga namang singitan mo pa ng love story mo ang kwentong ito. Ang gulo-gulo na nga. Ang bida sa kwentong ito ay walang iba kung hindi si Maria Clara. At Sir Ibarra. Kamusta po ang pakikipag-usap mo sa Kapitan General? Napakaganda na resulta. Yun nga lang, maging ang ama ni Maria ay kontra pa rin sa akin hanggang ngayon. Halina tayo sa loob, ito'y kukwento ko sa'yo. Senyor, ibisita po kayo. Senyor Crisostomo, gandang gabi po. Ako po si Lucas, ang kapatid ng namatay sa Cabrera ng iyong paaralan. Wala sasabihin niya na. Na ang mga pride. Abangan natin, guys. Senyor, mayroong kalatas na para sa inyo. May lagda ng kataas-taasang arsobispo.
mula sa arsobispo? Paano ho kaya kung totohanin ito ang pangako kay Sr. Ibarra? Tanggalin ang kanyang eskomunikasyon. Yak kung mapapahiya po kayo ni Padre Damaso sa mga tao. May ipapagawa ako sa iyo. Tuloy bang iniibig mo si Maria? O baka naman may iba ka pang babaeng naiibigan? Kaya halimbawa ni Binibiniglay. Gusto ko si Alfonso ang mapangasawa mo kaysa dyan sa Crisostomo Ibarra yan. Paglaban mo. Ayun guys. Naminit na ang ating matagpo at sumingit pa itong karibal na hindi ko ba alam kung mananalo. But anyways, yun nga, makita natin dito guys, again, yung manipulasyon ng mga Praile. And abangan natin ang susunod nga episode dahil yung last nga na scene, yung kapatid nung taong dilaw, sana magsalita na siya. Sabihin niya na totoo kay Ibarra. Salamat guys sa pagsama sa akin. Ito po si Don Howard. Paalam.